Ito yung aral na lagi nating disiplinahin ang ating mga sarili. Tingnan nyo. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam, huffatil janna bil makari wa huffatin na bis syahwat. Ito yung pagsubok sa ating Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala inutusan niya si Jibril na bisitahin ang paraiso sa ibang hadith at bisitahin ang impyerno. Nadatnan niya ang paraiso na napalibutan ng mga bagay na inaayaw ng isang sarili. Mga kautusan, subhanallah. Inaayaw ng sarili, napalibutan ang paraiso. Sabi ni Jibril sa ibang hadith, Ya Allah, ako'y natatakot na baka wala nang makapasok sa paraiso dahil napalibutan ito ng mga bagay na inaayawan ng sarili. Mga kautusan, pagsasala, pagsasaka. At nakita ko ang impyerno na palibutan ng mga bagay na lahat na mga bagay na sobrang ginugusto ng sarili. Kahalayan, pagzizina, paginom ng alak, pagsisinungaling, pagririba, pagputol sa kamag-anakan, relasyon sa kamag-anakan, lahat ng mga kasalanan, ginugusto ng sarili. Natatakot ako, Ya Allah, na baka lahat ay makapasok sa impyerno. Subhanallah. Ito ay pagsubok, pinaunawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang yan na paraiso, napalimutan ng mga kautusan na dapat makipagpunyagi, dapat magsakripisyo para makamta mo ang paninda ni Allah ang paraiso. At upang ikaw ay maligtas sa impyerno, apoy, kailangan mo ng pagbigil, pakikipagpunyagi laban sa iyong sariling pagnanasa dahil lahat ng mga bagay na ginugusto ng sarili ang kayamanan, salapi, mga kahalayan, subhanallah, mga haram, lahat. Kung hindi mo mapigilan ang iyong sarili, kung hindi mo mahadlangan, hindi mo mapaamong iyong sarili, subhanallah, impyenong apoy ang hantungan mo, iyadambila. Ito yung ibig sabihin. Kailangan napapaamo. Lagi nating sinusuri ang ating mga sarili. Magbalik loob. Baguhin ang sarili. Dalisayin ang puso. Subhanallah.